Hello! Good day po mga kapatid. I'm Ste. Welcome to my channel. Ano nga po ba talaga ang laman ng aparador ko? At paano ko po ba binubuksan ang pinto ng aparador ko? So, nung nakaraang vlog ko po, naipakita ko sa inyo na talaga pong sira ang pinto ng aparador ko. Pakikita ko po ngayon sa inyo kung paano ko po ito chinachani. Kasi nabanggit ko nga po na chinachani ko nga po ito para mabuksan. At ipapakita ko rin po sa inyo kung ano-ano ang laman talaga ng munting aparador ko. So, tara po, silayan po natin ang aking munting aparador. So, guys, eri na po. Ito na po yung munting aparador ko. Mataas lang po yan, guys, pero makitid po yan. So, sabi ko nga po, titignan natin kung anong laman ng mga laman ng aparador ko. Tignan po natin. So, papakita ko po sa inyo. Nung nakaraang vlog ko, guys, sinabi ko na sa inyo na sira yung hawakan, tinachani ko na lang. So, gamitin po natin yung chani para po mabuksan natin. Yan. Ito po yung chani, guys. Chani! Kasi po, tingnan nyo, wala na po. Dalawa po dapat ito. So, nabasag po kasi, ngayon nung nabasag po, tinanggal ko na po ng tuluyan. So, ito po yung susi. Nabuksan ko na po siya. Na-unlock ko na po siya. So, ito. Dito po siya sinachani sa ibaba. Ayan po, tingnan nyo. Ayan, tinachani ko lang po siya ganyan. At ayun, bukas na po. So, ito. Ito po yung unang side ng aparador ko. Sa taas po, yan po yung mga bag na ginagamit ko po pag nagta-travel po kami nung alaga ko. One day po, bubuksan ko po yan. Ipapakita ko po kung ano po ang laman ng mga bag na yan. So, eto naman po yung mga bestida ko na sinusuot ko po, pambahay lang po yan, guys, pambahay. Mga nakatupi po. Yan. Puro bestida po yan, guys. Bestidang mahaba hanggang sakong-sakong. Nagtatrabaho po kami. Yan ang suot namin araw-araw. So, dito po sa ibaba ang aking mga shorts, pantalon, kumot, mga tuwalya, at saka punda na unan. Diyan ko rin po nilalagay yung bedsheet ko. So, sa ibaba po, eto, ang mga sari-saring abubot ko. Guys, mahilig po talaga akong mag-itsa ng itsa. Kasi ako po, yung nature ng trabaho ko, talaga pong wala akong time ayusin. Mag-akyat ko po sa taas, maliligo, magbibihis, bababa na. Kasi yung alaga ko po ngayon, hindi na po siya tulad ng dati na nakakabangon mag-isa. So, kailangan po talaga ako, alalayan ko siya para makatayo, madalhin sa banyo kung saan niya gusto. So, ayan po. Pakita ko po sa inyo kung ano-ano mga ito. Ito po yung sombrerong bigay nung kasama ko buritong Ethiopian. Yan. Plastic lang po yan. Mga rilo po, guys. Maraming rilo yan. Naipon ko na po. Yan po. Alaga ko po kasi, guys, mahilig po talaga sa rilo. So, bibili po siya ng rilo, pinamimigay po sa amin. So, ito po, bumili po ako ng dalawang, yung box ng cellphone ko. Wala na pong laman yung box lang. Lumang bag, original pa po yan. Tapos, ito po, sinturon. Bigay rin ng alaga ko. And then, mga pasunod po ng eroplano sinasakyan namin, Saudi Airlines. Ito po. Mga pasunod po yan na kinukuha po namin kasi may mga amo na ayaw po nila, nilalagay lang po nila sa upuan. Pag nakikita po namin, kinukuha na po namin kasi wala naman pong kukuha. Kukunin lang din po ng mga flight attendants, so kukunin na lang din natin. Yan po. At yung nasa likod po, mga abubot na rin po yan. Ano po ito, dito ko po, pag
nagta-travel po ako, dito ko po nilalagay yung mga headphone, yung mga accessories ko po, electronics, yung mga gadgets ko, yung charger. Yan. So one day po, ipapakita ko po sa inyo guys yung mga binigay sa aking relo ng alaga ko. Mahilig po talaga sila sa relo. Tapos, bumibili po sila. Tapos, binibigay po sa amin. So, yan. Ito po ang unang side ng aparador ko, guys. Pagpasensya nyo na hindi masyadong magandang tupe kasi talagang padaskol-daskol lang ang ginagawa ko. So, buksan po natin itong isa. So, ito naman po yung side ng kabila. Ito po. Isara na po natin yung isang aparador para ano. Yan po yung side ng isang aparador ko. Yan. Mga nakahanger po siya. Ito po yung mga panlakad ko. Ito po yung mga panlakad kong blouses, long sleeve. Yan po. Puro bigay lang din po yan ng mga amo sa amin. Yan. Hindi po ako nagsusuot dito ng short sleeve kasi po hindi naman po sa pinagbabawal kami kaya lang nahihiya po ako. Nakasanayan ko na po kasi for almost 10 years po ako dito. Puro long sleeve po yan. Ito po, short sleeve po ito pero sinusuotan ko po yan ng mahaba sa loob. Yan. Yan po, tignan nyo po. Ginagpo po ako yung camera ko. Ay, yan po, oh. Yan. So, ito naman po mga bestida na to, mga nakahanger. Buksan na lang po natin isang ano. Mga panlakad ko po ito. Yung mga nakahanger na to. Mga nakahanger po yung mga panlakad ko, guys. Tignan nyo po, ito. Ito naman po mga bisita na to, sinusuot ko lang po pagka may mga bisita po dito. Tsaka pag Ramadan, yan. Mga hinahanger ko po dyan. Yan po, yan, mga yan. Tapos, andito rin po yung, kung tawagin po namin eh, tarha. Talokbong po guys, talokbong ng buhok. Yan ang mga babae dito. At ang mga abaya ko. Yan. Yan po. Bestida. At sa baba po guys, puro bags. Bags, bags, bags. Ilabas po natin bags at para ipakita ko po sa inyo. Bigla lang po na. Yan. Yan guys, ito na. Ito na nga yan. So ito, ito na yung aparador ko. Yan, ang itsura. So nakita nyo na yung taas nito, sa taas, sa kabila. Ito naman, nakita nyo na rin. So kukunin ko naman yung sa ibaba. Bags. Sa totoo lang guys, weakness ko bags and jewelries. Basta may pera ako at kaya ko naman bilhin, bilibili ko talaga guys, gaano mang kamahal. Dahil yun ang gusto ko, hindi ako nasisiyahan. Itong bag na to guys, bigay ito sa akin ng anak ng alaga ko. Yan. Noong nag-vacation kami sa France. Bago pa guys, oh, may etiketa pa. So, expensive guys. Pakita natin. Expensive. Medyo expensive. 59. Papatak na ng 60. 60, ewan ko kung franc ito o euro. So, eto. Ang backpack na ito guys, puro sling bag ang laman. Sa maniwala kahit sa hindi, puro sling bag. So, yan. Isa-isahin ko po sa inyo, ha? So, yan. Itong bag na to, guys, pinili ko ito sa Cubao. Sa Manila. Gagamitin ko sana, guys, na pang-hand carry nung bumalik ako dito. Kaya lang, sabi ko, malaki pa. Malaki sa akin. Parang hindi ko kakayanin i-hand carry. Baka questionin ako. So, nilagay ko na lang sa luggage ko. Dinala ko dito. So, etong bag na to, guys. Bigay na alaga ko. So, pasunod din ito, guys, ng eroplano, eh.
So sabi niya, gusto mo? Sabi ko, oo. E di, kinuha ko. Slim bag siya, guys. So ito yung hawakan niya. Yan. Ano siya, guys, eh? Salvatore Ferragamo. Hindi ko alam kung anong brand. So ito naman din, binili ko siya sa France last year. So, iuwi ko pag uwi ko. Bags din. Sa France din siya, guys. Ito naman, Euro. Euro talaga, guys. Binili ko siya sa France. And then, ito naman, binili ko sa Egypt. Egyptian pounds ang pera doon eh. Siya. Ako pong itsura ko, di ko alam kung ano. Ito, bigay ng alaga ko. Regalo sa kanya nung kaibigan niya, eh hindi niya nagustuhan. Sabi niya, kunin mo na. Yan, bigay ng alaga ko yan. So, ito din. O, tatlo na diba doon? Merong dalawa. Magkapares, tatlo na to. So, marami akong ganito, guys. Marami akong ganito talaga. Yung iba nasa Pilipinas na. Yung iba naman, hiningi na rin ng mga pamangkin ko. Kasi guys, pagka nagbabakasyon kami, hindi muna kami pinapalabas ng amo ko sa aeroplano. Pinapadiretso kami sa business class. So pag nandun kami, talagang nililibot namin dito isa-isa yung upuan. Dahil may mga amo talagang ayaw nilang dalhin. Iniiwan lang nila sa upuan. Pinipili lang nila sa loob ang gusto nilang kugin. So pag nakita namin guys, kinukuha namin. Kasi, nakikipag-agawan din kami sa flight attendant. Yung mga flight attendant, kinukuha din nila. Yan. Ito. So, ito din, guys. Yan, bags din siya. Naka-plastic pa. At, syempre, ito din. Yan. Pouch. And then, ito, bigay sa akin yung alaga ko. Yan. Ano siya eh? Nalagyan siya ng, tawag dito yung, see? Ganyan siya. Pwede mo siyang iganyan. Itatapon na nung anak ng alaga ko kasi nag-ini siya sa kwarto namin noon. Yung ayaw. Sabi ko, ayaw niyo. Akin na lang. Sabi niya, sige, ito, huling mo. Ano ako? Yan guys, wala na mahinis. So yan. Yan ang laman ng aking mga munti. Yan ang laman ng aking munti aparador. Meron pa pala isa. So guys, ang ginagamit ko pag magta-travel talaga ako. Yan. Dito ko nilalagay lahat. Dito ko nilalagay mga papeles ko, kung ano-ano, kung anik-anik na gamit, hand carry ko. So, yan. Sa ngayon, guys, aparador ko, hindi ko na siya naayos kasi I have no time already pagkatapos ng tainan. Dadalhin ko na yung alaga ko sa banyo, dilinisin ko, tapos ang dadasal siya. Ako naman, kung ano yung pwede kong gawin sa loob na aparat at ng kwarto namin, inaayos ko na kasi sa umaga, wala rin talaga akong time dahil ang alaga ko talagang kung ano yung gusto niyang gawin ko, inuutos niya sa akin. Kasi nga, hindi na siya nakakatayo guys mag-isa. Hindi na siya tulad ng dati na nakakatayo siya ngayon, hindi na. Kailangan alamin talaga. Lagi siya nagbabanyo, pag nagbabanyo siya, bubuhatin ko siya, ililipat ko sa welfare niya. Hindi naman sa bubuhatin ko, aalalayan ko lang siya. Tatayo naman siya ng sarili niya. Naalalayan kasi natutumba siya pag walang alalay, walang tumutuloy. So yun guys, sumaglit lang ako. Yan na. So next time naman ay pakikita ako sa inyo yung laman ng travel handbag ko kung ano-ano yon. Next na vlog ko. So good night guys. God bless. Yan guys, tapos na. Nala ko na yung aparador ko. Sinara ko na rin yung dito. Patulog na rin yung kasama ko. So, pababa na ako ngayon guys dahil pupunta naman ako sa kusina para gumawa ng ting iniinom ng alaga ko. Ito po. Ang itsura ko guys. Saka na tayo magpaganda pag nasa Philippines na tayo. Buwan na lang ang baby namin guys. Buwan na lang. Buwan na lang ang bibilangin at tayo pa uwi na. Pagdating sa Pilipinas ay talaga magpapaganda tayo. Kasi kaso hindi naman natin ang sarili natin, no?
So yan, ayo gagaya ka ko ng tea, ibibigay ko sa alaga ko. Pagkatapos, pupunta na ako sa tambayan ko. Maghihintay na lang ako ng tawag niya. So yan guys, napanood nyo na naman ang isang vlog ko. Kung nagustuhan nyo, hit likes. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, try nyo po mag-subscribe para naman po ma-updated po kayo sa mga upcoming vlogs ko. Salamat po guys! God bless us!